Hi, Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. This is your gem in your tarot reader. So, Water Sign, alamin natin ang iyong love reading. Just a reminder, this is general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Just in case na mag-resonate sa'yo ang reading na ito, pwede mo mag-consider yung mga advice and messages na mapu-pull out natin. Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, give me your love energy. Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, give me your love energy. Water Sign. Water sign, you have King of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have Ace of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and the Chariot, a strong Cancer energy. Maaaring meron kang tinapos na relationship sa iyong past energy. Maaaring pinutol mo na yung kaugnayan mo with your person dahil alam mo na hindi na healthy yung relationship nyo. Hindi na maganda. Maaaring may mga pinagtatalunan kayo na simpleng bagay, parang pinalalaki or pinalalala yung sitwasyon. Maaring alam mo na hindi na tama, so you let it go. You cut it off. Diba? But you have a new opportunity coming your way, water sign. Just take action. Diba? Water sign, you need to take action. Let us see ano yung sitwasyon na nai-encounter mo. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me the King of Swords in your energy, water sign. Give me the King of Swords in your energy, water sign. Okay. You have Seven of Swords, an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, the Empress, the Fool, and Three of Swords, an air sign. Water sign, there's a cheating, betrayal. Diba? Back? Ano? Stab on the back. Niloko ka. Someone na hindi ka pinahalagahan. So, in-end mo na yung relationship nyo. Maaring ikaw yung nakapag-break, nakipaghiwalay. Kasi alam mo what you deserve eh. Alam mo, water sign, na deserve mo ng loyalty, trust, and true love. Hindi yun naibigay ng person mo kasi sinira niya yung tiwala mo. So, you let it go. Diba? You take control, take in charge, and you move on. That's the spirit. Kasi pag alam mo, niloloko ka na, let it go. Diba? Bakit kailangan mong magpakamartir sa isang relationship na alam mong puro kasinungalingan lang? Diba? Walang magandang ibinibigay or dinudulot ang relasyon na walang trust and loyalty. There's a new opportunity, diba? Coming your way. Dahil sa mga dinanas mong pain, sadness, breakup, separation, brokenhearted, maaring nagpaka-relax ka na lang. Just go with the flow, diba? Bakit kailangan ko magpaka-martir sa isang relasyon na hindi na ako masaya? I have to let go that person and move on. Enjoy my life. Maaring there's a new opportunity coming your way. Someone you deserve. Someone na pahalagahan ka as the Empress. Let us see. Alamin natin. Give me the Chariot energy for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me the water energy for water sign.
Okay. With the Chariot, you have Ace of Wands, a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Nine of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. And the Hanged Man. Ba? Maaaring nagkaroon ka ng new perspective sa buhay. Nakapag-isip-isip ka na ng mga pwede mong gawin para mag-enjoy ka sa buhay mo, maging masaya ka kahit na wala kang relationship, di ba? Maaaring makikipag- chat ka sa iba, makikipag-party-party ka para maka-move on, maka-recover sa pain. Just be careful, di ba? Pag-isipan mo yung mga gagawin mong action. Kasi minsan, baka magkamali ka, may mga consequences. So you have Ace of Wands, di ba? A new passion, a new feeling, na parang pag naging single ka, parang all out ka. Ba? You're taking action, you're making a decision to be happy. Just be careful na bago ka mag-decide or may gawin sa buhay mo, pag-isipan mo, hindi porket broken-hearted ka, eh, all-in ka na, di ba? Mag-all out ka na. Baka pagsisihan mo sa bandang huli. Okay lang na maging masaya, di ba? I-enjoy yung buhay mo na single ka na, pero may limitation pa rin. Isipin mo muna yung mga gagawin mo bago mo gawin para wala kang pagsisihan sa bandang huli. Let us see, Angel Guide, give me some message, advice for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Ha? Huwag mong itulad yung sarili mo sa past person mo. Niloko ka, nasaktan ka, nagkaroon siya ng mga pagkakamali sa relationship nyo. Huwag mo nang itulad ang sarili mo sa ginawa niya. Kailangan, di ba? Siguro sa ngayon, i-prioritize mo muna yung sarili mo. Self-love, self-care. I-enjoy ang buhay na walang naglilimit sa'yo. Pero, kailangan, meron ka pa rin boundaries on your own. Alam mo pa rin yung limitation mo. Even though you are in pain dahil kaka-break nyo lang, di ba nasaktan ka, niloko ka, you can still handle it. You can still go on with your life kahit wala siya. Let us see. Meditation brings answer. Kung may mga gumugulo sa isipan mo, water sign, try to meditate. It will bring you answer. Kung may mga gusto kang malaman, ma-realize, mapagtanto sa buhay mo, sa relationship, meditate. Diba? Magkakaroon ka ng enlightenment sa buhay. Realization. There's success. Even though broken-hearted ka, success is some kind of a free feeling. Nakalaya ka na sa hindi magandang relationship. Diba? Magiging malaya ka na. And let go. Let go of the past energy. Let go of the negative energy of your life. For you to be able to fully move on, huwag mo nang balikan ang nakaraan kung alam mong yun lang din naman ang nagbibigay sa'yo ng so much pain. Enjoy your life. Just be happy, water sign. Let us see. Oracle guide, give me some message, advice for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Water sign, balance spirituality and practicality, di ba? Kung mag-e-enjoy ka sa buhay mo ngayon na single ka na, malaya ka na, just balance spirituality and practicality. Bawal ang sobra, bawal ang kulang. Balance lang, di ba? Huwag ka mag-all out. Kailangan may mga limitation pa rin. Kailangan alam mo pa rin yung tama at mali. It's time to take action. You need to take action for you to be successful sa buhay mo, sa relationship. You need to it's time for you to take action, and prosperity lies ahead.
may magandang nag-aantay sa iyo. Just let go the negative energy sa buhay mo and embrace positive one. So thank you, Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Water Sign.